Yung title po ng topic natin ngayon, no? Wala nang mahabang intro. Di ba? Sige. Power through prayer. Yan. Pero bago po natin, bago po tayo lumalim sa pag-uusap dyan sa ating title, ano po ba muna yung pananalangin? Yan. Pananalangin po is yun yung daan para makipag-usap or makausap natin ang ating Panginoon. No? Nung bata pa ako, pero hindi pa nung bata ha, yung medyo may isip na, akala ko ang panalangin is mostly, Lord, pengi ako nun. Lord, pengi ako nyan. Lord, gusto ko nun. Lord, gusto ko nyan. Diba? Sino sa atin yung ganun? Naaakala natin sa panalangin is yung ano lang, manghingi lang kay Lord. No? Dati ganun po ako, hanggang sa may nakausap ako, na inamin ko na, kaya ba't ganito? Pag nananalangin ako, hindi yung prayer ko, hindi kagaya nung naririnig kong prayer ng iba. Nainggit ako sa prayer ng iba, yung ang haba, di ba? Yung iba naiiyak pa, nainggit ako doon. Sabi ko, nagkaroon ng katanungan sa isip ko na, bakit yung prayer nila ang ganda pakinggan? Yung prayer ko, puro lang panghihingi. Tapos sabi niya sa akin, kailangan mo kasi maintindihan na ang Diyos, ang tawag sa kanya, God the Father. Yan. Hindi siya sugar daddy. Yan. So, malinaw na po sa atin kung sino ang Panginoon. So, pag nananalangin po tayo, okay lang mag-request. Gusto ng Panginoon nyo na sinasabi natin sa Kanya yung mga gusto natin, nanghihingi tayo sa Kanya ng mga bagay na gusto natin. Pero sa pananalangin din po, pwede nating isuko yung kabigatan na pasan-pasan natin, yung sakit na naranasan natin, di ba? Yung brokenness, pwede rin natin isuko yun sa Panginoon. Yan. Yan. Ano po ba ang nabibigay sa atin ng pananalangin? So, ito na po. What prayer gives us? So, number one po, power to strengthen us. Yan. Sa Isaiah 41:10, yan, tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go! I will strengthen you. I will help you. So, dyan po tayo magpo-focus sa salita na yan. Ang Panginoon po, gustong-gusto na tulungan tayo. Yan. Gustong-gusto ng Panginoon na palakasin tayo sa araw-araw na pamumuhay natin. Pero dahil po sa kasalanan, di ba, minsan hindi tayo nadidinig ng Panginoon. Minsan dahil sa hinihingi mong bagay, minsan hindi binibigay sa iyo ng Panginoon kasi iba yung motibo mo. Naranasan niyo na ba mag-pray na ano? Lord, pahingi ako ng ganito. Pahingi ako, Lord, ng sasakyan. Gagamitin ko yan sa ano? Sa pagsusundo ng mga invite. Pero ang nasa isip mo, pang cheeks, pang gala. Diba? Mali ang motibo, kaya hindi binibigay ng Panginoon. Yan. Pag sinabi po dito na papalakasin ka ng Panginoon, pag natutunan po nating aminin sa Panginoon kung saan tayo mahina. Yan. Diyan na tayo palalakasin. Yan. Tapos, nung ako po, nag-decide sa sarili ko na, Lord, I will serve you. Gusto ko po na paglingkuran ka. Pero Panginoon, takot ako. Mahiyain ako. Takot ako makipag-usap sa tao. Yun po yung kahinaan ko dati. Ayoko, makakausap niyo ako, pero matagal na po yung 5 minuto. Yan, ako na po yung kumakat sa usapan. Yan, ganun po yung ugali ko dati. I come to church, uupo lang ako sa likod, di ba? Para lang pagsuporta sa magulang, okay, sige, kinig ako. Ah, ang ganda ng message. Tapos, sige po, sasabihin ng pastor, sige po, tayo na po tayo. Yung mga tao, nagtatayuan ako po, umuwi na. Yan. So, nung nag-decide ako na
na talagang isurrender na lahat sa Panginoon, na gusto ko, Lord, gusto ko maglingkod kagaya ng tatay ko, kagaya ng ibang leader, di ba? Inamin ko sa Panginoon na Lord, dito ako mahina eh sa pagsasalita. Di ba? Pag may tinatanong sa akin, pwedeng hindi ko na pinapansin 'yan. Pero Lord, gusto ko mabago. Inaalay ko po sa iyo 'tong kahinaan ko. Baguhin mo ako. And hindi po agad-agad 'yung naging tugon ng Panginoon, di ba? Noong nag-decide ako na gusto ko magbago, nag-decide rin ako na mag-undergo ng mga training. Yan, nag-life class din po ako. Yan, sino 'yung mga nagla-life class? Nag-DT1, DT2. Nadaanan ko po 'yan. Bakit? Sa kagustuhan ko po magbago. Yan. So, dinaanan ko po 'yan, at habang tumatagal, napapansin ko madaldal na ako. Yan. Gustong-gusto ko nang nagkukwento ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Alam mo ba, dati ganito ako. Pero nung nakilala ko yung Panginoon, biglang parang nabaliktad. Yan. So, excited na po ako ikwento yung kabiguan ko nung nakaraan, tas kung paano ko hinubog, di ba? Paano inalagaan ng Panginoon yung damdamin ko hanggang sa eto na po ako sa inyo ngayon na ginagamit ng Panginoon na nag-deliver ng kanyang salita. Yan. So, aminin lang po natin sa Panginoon kung saan tayo mahina. Sige, iisip kayo, saan ba ako mahina? Diba? Mahiyain ba ako? Matatakotin ba ako? Mayabang ba ako? Diba? So, isipin po natin yan. Pangalawa po, power to overcome difficulties. Yan. So, Psalms 32:8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Yan. Pag may communication kayo kay Lord, malinaw mong naririnig ang instruction ng Panginoon sa'yo. Yan. Sa prayer po, di ba? Sa prayer, akala mo, di ba? Akala mo hindi mo naririnig ang Panginoon. Akala, Lord, ako lang yung salita ng salita, gusto kitang marinig. Pero habang idinudulog mo sa Panginoon yung panalangin mo, binibigyan kanya ng mga idea, ng wisdom, kung paano mo lalakaran, kung paano mo masusolusyonan yung pinagdadaanan mong kabigatan sa buhay. Lord, ganito po yung pamilya ko, ganito po yung ano, yung kapatid ko, lagi kami nag-aaway. Lord, gusto ko mabago. Pero trust me, una kayong babaguhin ng Panginoon bago yung ipinagpe-pray nyo. Kailangan una akong mabago, bago sila. Bakit? Kasi kailangan makita ng tao na nagbabago ka. Diba? Una kang aayusin ng Panginoon. Habang nananalangin ka ng nananalangin, inaayos ikaw mismo ng Panginoon. Bakit? Kasi yung time na nananalangin ka, it is between you and the Lord. So, nagbibuild ka ng relasyon sa Panginoon. Yan. Yan. Pag connected ka kay Lord, safe ka. Naranasan ko pong ano, yun dahil sa takot na nag-pray ako. Yan, dahil sa takot. Nung bata-bata pa po ako, mga elementary days, totoy pa lang, so matatakotin po talaga ako na to the point na yung anino ng puno, di ba? Nagiging monster na yun sa paningin ko. So ang dami na naglalaro sa isip ko, di ba? Pa, natatakot ako hanggang sa bahay namin, di ba? Siyempre anak, magulang mag-uutos yan. E gabi, sa labas kami matutulog sa sala. Nak, kunin mo nga yung kutsyon tsaka unan. Ikaw na! Baka mamaya may multo dun eh. Naranasan ko po yung mga ganyang bagay. Pero sabi ni Papa, hindi. Mag-pray ka lang, tatapang ka. So, pray ako. Akala ko dati, inuuto lang ako ng tatay ko. Pero epektibo po pala talaga. Yan. Pagka kinausap mo si Lord,
talagang tutugon siya. Hindi mo man siya marinig, pero may mangyayari at mangyayari sa iyo mismo. Power to receive blessings. Ayan, number three. Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. So, sa verse na to, parang imposible na pabilibin si Lord, no? Imposible na pabilibin si Lord. Pero sabi dito, i-reward niya yung talagang naghahanap sa kanya. Na Lord, I want to know you more. Gusto kitang mas makilala pa. Maybe nung baguhan ka pa lang na Christian, ang pagkakakilala mo pa lang sa Panginoon is the Lord is my provider. And the Lord is my provider. Kaya nga sa prayer mo, puro ka pengi ako noon, pengi ako niyan. Di ba? Pero habang tumatagal, yung prayer mo nadadagdagan na. Yung prayer mo, natututo ka na hindi lang puro hingi. Natutunan mo na rin magpasalamat. Kasi dininig ng Diyos yung panalangin mo. Yan. Sabi dito, ang faith ang pambayad natin sa mga hinihingi natin kay Lord. Yan. Ang faith daw yung pambayad natin sa mga hinihingi natin kay Lord. So, ano ba yung hinihingi mo kay Lord? Yan. Tanungin ko kayo, ano ba yung hinihingi nyo kay Lord? Yan. Sagutin nyo ako sa isip nyo na lang. Pangalawang tanong, ganun ba kalaki yung pananampalataya nyo para makuha nyo yung hinihingi nyo sa Panginoon? Lord, gusto ko maayos yung pamilya ko. Diba? E tuwing Sunday ka lang Christian, tuwing Sunday lang kayo magkakilala ni Lord. Diba? Paano sa ibang araw? Sino nang kilala mo? Si Lordes? Ang masama niyan, yung ibang Lord na yung kasama mo, no? Si Drug Lord. Ano pa? ibang Lord na, no? Hindi mo nakilala. Pero pag Sunday, yes, Lord, I will serve you. Pagdating ng Monday, oh, taga-balasa ka ng baraha. Di ba? Taga-balasa ka ng baraha, taga-pamigay ka. So, hindi ganun yung kalaki, yung pananampalataya natin. Dapat, kapag marunong tayong manghingi sa Panginoon, dapat pinapalaki natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Paano, Kuya Dan, yung lalaki yung pananampalataya natin sa Kanya? Komunikasyon sa Diyos. Yan. Lagi mong isaisip na kaya ng Diyos gawin yung mga bagay na imposible na hinihingi mo sa Kanya. Yan. You will learn to manage what the Lord has given you. So matututo kang i-manage yung binigay sa iyo ng Panginoon. Meron akong kakilala, no? Na sana wag tayong dumating sa punto na ganito. May mga kakilala ko, Kuya, mga leaders, tulungan niyo naman po ako manalangin. Bakit? Ano bang ipapanalangin sa iyo? Gusto ko po kasi magkaroon ng sasakyan. Ah, maganda 'yan para po kapag ka malalayo yung mga member ko sa cell group, susunduin ko na po sila para po maka-attend po talaga ng simbahan. Tinugon ng Diyos, binigyan ng sasakyan. 'Yun. Binigyan ng sasakyan. Yung sasakyan yung dahilan hindi na nakapagsimba. Bakit? May sasakyan na kung saan na nagpupunta sa malayo na nakakarating. Hiningi mo sa Panginoon, tinugon ng Panginoon, tas ginamit mo para umalis sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi tuloy-tuloy yung prayer mo. Yung prayer po, kapag ka marunong tayo manalangin, tumitino po tayo. Akala natin, pag nagpe-pray ka, Lord, ganito, yung iba po, gawin nyo pong makakilala sa inyo, yung paranasin nyo po sa kanila, yung pagmamahal na naranasan ko sa inyo. Di ba? Pero habang nananalangin ka, ikaw ang inaayos at inaayos ng Panginoon. Meron din po akong kakilala. Gusto ko po ng trabaho. Tulungan nyo po akong
ipag-pray niyo po ako. Gusto ko po ng trabaho. Tinugon ng Diyos. Diba? Bakit? Dahil ang dami nang nag-pray, lumapit para magkaroon siya ng trabaho. Ang dami niya ng backup sa pananalangin sa Panginoon para magkaroon siya ng trabaho. Nagkaroon po ng trabaho. Yan. Sabi niya, kasi po, gusto ko rin makapagbigay sa Panginoon. Hanggang ngayon, hindi po nakita yung kanyang pangalan sa mga nagbibigay ng tithes and offering. Nahinto na rin po ang pagsisimba. Yan. Kasi, hindi natin kayang i-manage yung paano pag biglang tinugon ng Panginoon yung pinapanalangin mo, kaya mo bang i-manage yan? Based po sa mga nakita ko, kaya po hindi nila na ituloy yung kanilang pananampalataya kasi mahina ang prayer life nila. Kuya Dan, umihingi ako kay Lord ng sasakyan eh kasi gusto ko talaga sunduin yung mga tao ko eh. Bakit kaya ang tagal-tagal na hindi pa ako tinutugon ng Panginoon? Bakit? Ilang taon mo na bang pinapanalangin yun? Kuya Dan, ang tagal na. Magwawalong taon na, hindi pa rin tinutugon ni Lord. Bakit ilan ba tao mo? Yung kapatid ko po, isa. Diba? Ihanda mo muna yung mga tao na susunduin mo bago katugunin ng Panginoon dyan sa panalangin mo. Diba? Minsan hingi tayo ng hingi. Hindi naman din natin alam sa sarili natin kung anong, paano natin gagamitin yun. Pag sincere ang paglapit mo kay Lord, blessing ang kasunod. Yan. Kaya nga yung iba na nananalangin ng taos puso, di ba? Andiyan agad yung katugunan ng Panginoon. Lord, wala po kaming ulam. Maya-maya, hindi pa tapos yung prayer mo, may kumakatok na tao po. Kuya Dan, bakit? Sino yan? Nagpipray pa ako eh. Ito na po yung adobo, yung paborito nyo. Naalala ko po kasi kayo nung nagluluto ako, na paborito nyo yan. Answered prayer agad. Diba? Huwag natin pong kalimutan magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw ng pananalangin natin. Number 4, yan, bilis lang natin. Yari na naman ang kuya Dan. Yan. Power to change us. Evaluate nyo po yung sarili nyo. Nung bago-bago pa lang kayo na na-invite, ang prayer nyo lang, pang sarili lang. Lord, bless me. Lord, I want this. Ganun lang, hanggang dun lang. Pero habang minahal nyo yung oras ng pananalangin nyo sa Panginoon, papasok na dyan si damay na si family. Yan. Lord, gamitin mo po ako para sa aking pamilya. Pagpalain niyo po ang aking pamilya. Eh, nag-pray ka pa ng pray. Mas mahal mo pa yung pagpipray mo. Nadagdagan na si family. Naging nasama na si mga friends mo. Diba? Nasama na si mga friends mo. Mas minahal mo pa mag-pray. Nasama na yung bayan mo. Sa prayer mo. Diba? Mas nag-pray ka pa na nag-pray. Nasama na yung buong mundo, yung Pilipinas muna pala, yung bansa mo, nasama na. Mas mahal mo pa mag-pray hanggang nasama na yung mga issue ng mundo, yung mga gera-gera na ipapag-pray mo na. Bakit? Kasi ang Panginoon at ang kanyang banal na spirito, sila yung naglalagay sa heart mo na kailangan mo itong ipag-pray. Nag-uumpisa ka magkaroon ng care. Care for your family, diba? For your loved ones, for your friend, nation, at saka sa world. Yan. Na yung prayer mo na dati na parang prayer of, yung makasarili, ano sa English yun? Selfish. Yan. Yung dating pinagpipray mo na puro ikaw lang yung gusto mong pakabeg, diba? Habang itinutuloy mo yung pananalangin, may mga nadadagdag. Nag-uumpisa na nalagyan ka ng Panginoon ng pag-aalala para sa iba. Sa James 5:16, therefore, confess your sins
to each other and pray for each other so that you may be healed. Yeah. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Yeah. Nung mga panahon po na nag-backslide ako, yan. Balik tayo sa mga ano, nung araw, nung nawala po ako dito sa, nag-church po ako, pero yung heart ko po is wala na sa gawain ng Panginoon. Di ba? Nakikinig ako, pero paglabas ko ng simbahan, limot ko na yun. So, ganun po ako dati. Akala ko, wala na akong pag-asa. Gusto ko lang happy-happy eh. Kasi nag-enjoy ako sa buhay ko eh. Happy-happy, tawanan dito, tawanan dyan, hit-hit dito, hit-hit doon. Puro ganon. Ganon lang yung gusto ko. Kumbaga pati yung pangarap ko, wala na. Akala ko, wala na akong pag-asa. Akala ko, wala na akong pag-asa. Hanggang sa may mga tao palang nananalangin para sa akin. Kaya pala kahit anong kalokohan na kinasangkutan ko, pinoprotektahan ako ng Panginoon. Bakit? Kasi may mga taong nananalangin para sa kaligtasan ko. Hanggang sa nagbago, diba? Nagbago ang Kuya Danyo dahil sa pananalangin ng iba. Yan. Sabi dito, pag mas maraming oras ang inaalay mo sa pakikipag-usap sa Panginoon, mas maraming oras ang Diyos na ayusin ang buhay mo. Akala ko, Lord, pag nagpe-pray ako, ako lang yung may ginagawa eh. Akala ko, ako lang yung may iyak-iyak. Akala ko, sa bigat ng sinasabi ko sa inyo, sa bigat na nararamdaman ko na sinasabi ko sa inyo, akala ko yung damdamin ko, lalong bumibigat kasi umiiyak ako. Pero habang nananalangin kayo, kumikilos ang Panginoon sa buhay nyo. Kaya importante po talaga ang pananalangin. Sabi mo sa katabi mo, importante ang day of. Yeah, pananalangin. Pananalangin. So, bawat po isa sa atin, dapat meron tayong nakalaan na oras sa pakikipag-usap natin sa Diyos. Dapat bawat isa sa atin, hindi lang tayo yung puro Facebook. Saan ba nauubos yung oras natin sa isang buong araw? Sa Facebook, sa YouTube, sa Netflix. May nangyari na po ba na bago na po buhay nyo sa Facebook? Oo, Kuya Don. Dati masunurin ako, ngayon hindi na eh. Hindi ka pa tino. Netflix. Kakanood mo ng Netflix, naniniwala ka na sa zombie. Diba? Darating yung araw, Kuya Don, may magkakaroon ng zombie apocalypse dyan. Diba? Manalangin ka para tumino yung isip mo. Yeah? Manalangin ka para yung hinihingi mo sa Panginoon, di ba? Ibigay niya. Kasi pag nagpipray tayo, yan, illustration, nagpipray ako, pero dahil sobrang makasalanan ako, balot ng kasalanan yun, kaya hindi nadidinig ng Panginoon. Ngayon, sikapin mong tumino. Sikapin mong iayos yung buhay mo. Paano, Kuya Dan? Simple lang. Pagtiwalaan mo lang ang Panginoon na may kaya siyang gawin sa buhay mo. Kaya kanyang baguhin. Ngayon, yung kasalanan na yon, di ba? Alam naman natin na dahil sa dugo ni Kristo, natubos na tayo sa ating mga pagkakasala. Habang nananalangin tayo, di ba? Nadidinig na tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi natutunan na nating ialay lahat-lahat sa Kanya. Ngayon po, conclusion. Yan. Sa conclusion, yan. Tayo po tayong lahat. Kayo po ang magbasa ng ating conclusion, ha? In a count of three. Okay. 1, 2, 3.
So yung mga request nyo raw, kailangan naririnig ng Panginoon. Kung anong gusto nyong mabago sa buhay nyo, kailangan sinasabi natin. Yung topic natin nung nakaraan, di ba, yung confess. Pag nagko-confess, kailangan binubuka yung bibig, kailangan naririnig. And right now, evaluate niyo yung buhay niyo. Ano ba yung gusto kong isuko sa Panginoon? Ano ba yung gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon? Habang po nagpe-play ng music ang worship team, kayo po mismo ang manalangin sa sarili niyo. Mas kilala niyo yung sarili niyo. Mas alam niyo yung mga kahinaan niyo. So in the count of three po, sabay-sabay po tayong manalangin. 1, 2, and 3. Dila tayo. The moment na nag-decide ka na ibuka yung bibig mo at makipag-uusap sa Diyos, sa punto na yon may inaayos na sa iyo ang Panginoon. So ngayon, let us close in prayer. Father in heaven, salamat po sa mensahe mo. Lord, tulungan mo kami sa pagbabago na gusto na. Narinig mo ang panalangin ng bawat isa sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa amin. I'm sorry po kung minsan hindi namin na ma-manage ng maayos yung mga ibinigay mo sa aming mga blessings. Minsan nagagamit pa namin to para lumayo sa iyo. But right now, Lord, iling po namin na ayusin mo kami. Ayusin mo yung takbo ng aming puso. Ayusin mo yung takbo ng aming utang. Lord, we love you. We honor your name. In Jesus' name, pray. Amen.